Yung mga nasa watch party ngayon, sigurado akong excited na dahil best of two ang ating serye between Team Liquid and Team Homeboys na both secured na para sa knockout stages. Here we go! Marami na mga Pinoy na nandito sa arena at marami na rin nag-cheer. At syempre naman, ang Homeboys ay pumasok mula umpisa pa lang ng MSC. Wildcard pa lang sila galing. Kaya ingan, masasabi mo na may tira talaga, may arit talaga ang team na to. The first placer sa kanilang region. Nadalawahan nila ang SRG, Kuya Ingan. At hindi mo talaga pwedeng baliwalain yung mechanical prowess ng mga players na ito. Momentum nasa kanila din naman. And sila din na yung isa sa rason kung bakit 100% win rate pa rin ng Luyi ever since wildcard. This is sila sa mga gumagamit nun, especially si Udil. And now, pinapalibutan si Zorn ng mga members ng Echo dito. Ang tapang talaga ni Zorn. Kahit ano na, kahit medyo binawasan yung kakunatan ng Cho, pinadali naman yung passive. Oh, favorite kasi ni Cho, favorite ni Sonya. Naalala mo na marami ng mga game-changing plays na ginawa ito si Zorn gamit yung Cho na yan. Isa dyan yung mga bandang SEA Games kung saan na, last year lang yun eh, na kaya niyang mga outplay. Kaya kung ikaw ang Liquid Echo, kailangan maging worrisome ka dyan sa mga ganyang galawan ni Kuya Zorn kasi maangas yan eh. Yun nga lang, sabi kasi ng Liquid Echo, Kuya Manjin, Kuya Ingan, nagpalit na kasi namin ng galawan eh. Ano hindi daw mo ba napapansin, si Kuya JP, nagpo-florin na yan. Nung bandang Grand Finals, nag-utility healing type post 5 na yan. Kumbaga, very versatile na siya. Versatile na yan. So kapag si Zorn, may sinipayang ganyan, ang gagawin lang ni JP, pipindutin niya lang yung ult. Gloom lang kaagad. Gloom lang kaagad, buhay lang kaagad. So parang sinasabi natin na si JP nag-mature na, tapos naging flexible pa, and of course, nag-improve. Si Zorn medyo ano pa rin, kung ano siya, kung high risk, high reward type of player siya before, ganun pa rin siya ngayon. Pero effective pa rin kasi yun. Effective pa rin kasi yun. At ganun pa rin ang laruan ng Homeboys. Gera kung gera yan. At speaking of isa sa mga magigera, ang pinakampang gera dyan, si Nets. Isipin mo, Lunox gold lane, pare. Ang tagal natin hindi nakakita ng ganyan. Ayan na, si Zorn, palapang level 4. Yun talaga importante dyan eh. Pero si Chibi makakuha ngayon ang turtle. At ngayon nagkakabalata na yung Angela, sumanim na. Pero mas nagtabi-tabi dito ang Cavalry. Oh. At doon, pinabubos ni San 4D. Sabay may dalawa pang recall si Sanji. Alam mo, nakita na natin tong kind of Liquid Echo no MPL Philippines Season 13 Grand Finals pa lang. Always using the neutral objectives to their advantage. Ginagamit nilang parang trap. Parang sinasabi ni Carl TC, men, sige, kunin mo, retry mo, papatayin namin kayo. And that was a turtle. Kapalit naman ang buhay ni Chibi, pati ni Zorn. Hindi yan worth it for the Homeboys. Oh, not worth talaga. Sayang, no? Kasi hindi pa level 4 si Zorn nun eh. Yun yung ano talaga nun, Ingan eh. Yun yung rule. Kapag bago mag-turtle, kapag ikaw nag-ML, magra-rank kayo, dapat 4 ka bago mag-turtle. Season 1 pa lang, rule na yun eh. Oo, nakita mo naman yung ginawa doon ni Sanji, no? Talagang sinulit niya yung kanyang feathered airstrike. Napilitan tuloy si Udil, gamitan yung flicker niya. Hindi pa na to si Nets napatark kagad dahil kinakailangan talaga nila mag-ingat. Si Benny Cutie yan. Benny Cutie, binalik ang kanyang Beatrix. Alam naman natin ng pag-bop. Para sa akin, bop yun eh. Mas pinabilis yung pagpalit niya dito. Baril. Oo, ng mga bala, ng mga barel. Kaya naman, nagamit lately ng Liquid Echo. 9.7. Ito yung classic na galawan ng Liquid Echo, yung burst type gaming. Yung gera kung gera. Pag may nahuli dito si Sanji, yataps ka agad. Classic combo yan. Edith tsaka Beatrix. Kahit anong bala mo dyan, pag na-knock up, yari kay Benny Cutie. Wala na eh, no? Parang ano na kaagad. Dead timer na kaagad. And for Homeboys naman, sila kasi yung type na team na hindi sila takot mag-risk. Kahit alam nilang 50-50% yung chance or even if at a disadvantage sila, pag may nakitang opportunity si Zorn, gagawin at gagawin niya. Nakikita mo naman, no? Binanggasyon ni Carl TZ, wala siyang pake. TTP at TTP pa rin sa harap ng ano, na nila Carl TZ. Oo nga eh. Tingnan natin. Oh. Kalmado muna ang laro. Ito pa yung problema dyan. Ano yun? Sumanib si, ano, si Udil kay Chibi nang walang action na nangyayari. Sabihin, Liquid wala. Go signal to. Kaya i-go nila yung pero si Zorn. Sisipahin dito si Sanji. Zone lang muna ang gagawin dito. Tingnan natin si Udil ang maiiwan. Paunahan na naman sa turtle. Wala to si Udil. Dalawa mawawala dito sa side ng Homeboys. Nag-zoom out ang camera. Pinakita ang mga Pinoy. Kasi nga, na-retry yung turtle. Tatlo nawala. Liquid Echo. Grabe, yung stampede na ginawa nila doon. Ang ganda na sana ng angle ni Zorn. Nasipan niya doon si Sanji, but the follow-up was not there. Crucial talaga yung naging pagkasa ni Udil ng ano eh, ng
ng ulti ng Angela kasi hinintay lang ni Enang Liquid Echo na mawala yun. Tapos after mawala nun, sumugod na kagad sila. This time, hindi lang nila ginamit yung turtle as a trap, but they also got the turtle plus 3 kills. 5 minutes in, 5 kills ang Liquid Echo. Walang sagot yung homeboys. 0-5 at doon pinapakita ng Liquid Echo na kahit anong gawin nyo, handa kami. Eh ba, masarap ang pagkain namin. Pinatikim ko din kay Sanji kanina yung umali dito eh. Sabi niya, boss, parang masarap yung umali ha. Full trip ko nga mamaya yan. Full trip ko nga bukas yan. Kaya goods na goods ang scoreline niya dito. Goods na goods din yung parse niya dito. At goods na goods din ang pagtatangke ni Carly ito kay Zorn. Si Sanford naman yung sipa ngayon. Tinatangke na lahat. Meron pa namang ulti na pwede gamitin mamaya. Pero si Zorn na naman ang nadali doon. Sabi nga ng Liquid Echo, gusto nila yung pagkain nila kanina dahil nagsinigang sila. Napaka-asim ng sinigang at mukhang maasim ulit yung kinakain nila ngayon, Manjita! Look at that! Benny Cutie brings down Udil! 0-7 na po ang score. Lamang na lamang ang ating Filipino representatives, Liquid Echo. Parang nagmamadali. Gusto pang habulin yung dinner sa hotel. Tama! 0-7 at gusto maging number 1 sa kanilang groups. JP, makikita pa si Chibi? Chibi? Mamba out para kay Chibi. Mamba out, mamba out. Kumbaga ano na yun? Part ano na yun? Gift na yun sa inyo. Na yun. Ito yun, ingan ha. Nakausap ko kasi si Coach Jeff. Oh. Si Coach Jeff, ang pangalan niya, Nobody. Ang IGN niya, Nobody. Kaya niya ginawang Nobody yung IGN niya. Kasi sabi niya, sino pa naman ako na makaka-coach ng ganito? So, ibig sabihin, hindi mo pwedeng baliwalain yung kalakasan ng homeboys. Kasi tingnan mong mabuti, wala silang kill, okay. Pero yung scaling ng damage nito late game, kailangan pa rin respetuhin ng Liquid Echo eh. Kasi lunok siyan, pare. Lunok siyan. Alam naman natin, pag naka-wishing lantern, kahit mismo si Carl TC, makakaramdam ng kasakitan yan. Pati na rin si Sanford. So it's really gonna be crucial for homeboys to extend this game. But at the same time, Liquid Echo kasi alam nila na kinakailangan din talaga ng homeboys na i-extend to. Kaya as much as possible, gahanap ng hanap ng play yung Liquid Echo. Pinangungunahan parati ni Carl TC. Pinangungunahan kagad ni Sanford. At hindi sila takot gawin to dahil kasalanan kasi ni JP kung ba't matapang sila eh. Kasalanan na naman ni JP kasi. Uy. Lagi na lang eh. Kahit walang ginagawa, kasalanan niya pa rin. Oo nga naman. Siyempre nga kasi may hili. Pero pipindutin na lang ni JP yan. Wala nang ibang pipindutin yan. Kumbaga, ikaw ba naman? Pag Florin, pipindutin mo lang yung ult, di ba? Kahit nakapikit ka, kaya pindutin yun eh. Oo, tapos ngayon, binigay niya yung flower kay Benny Cutie. So, mas tatapang na naman lalo si Benny Cutie ngayon. Pero si Sanford na pinupuruhan. Ordy? Mm-hmm. Makakatakas pa kaya? Ginamit na nga yung primal raton. Pero penalty zone, pumasok din naman. Nets, nag-light na. Pero parang unang tutupang si Sanford. Look at Sanji, ginagamit na yung feather airstrike. Pero it's not gonna be enough dahil sumasagot ngayon ang homeboys. Reinforcements, nandiyan ang atin si Benny Cutie. Kailangan nila makahanap ng isa para may trade na makuha dito. Nagpaulan ng mga Jabombit si Benny Cutie. Pero si Zorn, makakatakas din naman. Homeboys, bumabawi. Finally, nakakuha ang homeboys. At doon kailangan mag-ingat. Oh, 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 oh! Ow! May narinig ko sa lumen. Abot hanggang Pinas yung sigaw ng mga tao dito. Sa arena, men. Narinig ko. Narinig ko yung aho. Gumanon eh. Sumipa na naman si Zorn dito. Zoom out na naman yung camera dun sa patang gilid. Saglit lang kayo dyan. Feather airstrike para kay Sanji. Eto na si Carlito. Pero wala na siya ultimate. Dun pala kasi nag-ultimate na siya sa base eh. Nagmadali. Nagmadali si Carlito. Pero alam nyo naman kasi ng Echo, may kalamangan pa rin sila. That's a 4K gold date. Plus dami nilang turds na nakukuha. Wanting to transition ngayon sa middle lane. Hihintayin nila yung purple buff. Tapos after nun, either mag-pick off sila or gamitin na naman nila yung unang Lord para maging trap and force homeboys to actually contest. Pero eventually, Liquid Echo, kills lang din ang hahanapin. 2-7. Liquid Echo, lalaban sila dito. Ito yung magandang strength kasi ng Cavalry. Ito yung magandang strength ng Liquid Echo. Yung willing silang lumaban, willing silang mag-take the risk. Minsan kasi, pag hindi ka nag-take the risk, ang mangyayari sa'yo, regrets. Ama. Kaya ang ginagawa ng Liquid Echo dito, sige, kahit meron silang sipa, kahit meron silang lunox, lapat tayo. May damage tayo eh. Para saan pa yung mga Jabombits kung hindi natin gagamitin to? Huwag natin kakalimutan, you miss the shots you don't take. It. Mm-hmm. Homeboys really wanting to make a shot here at the Lord. Pero si Chibi, nan ko na nga, siya baka makakakuha ng Lord! Sumasagot kayo ng homeboys. Liquid Echo, kumasa ko balik counter-attack. Very cute! Napakasakit na! Lahat nila tamaan! Sefa tutumba, Zorn mababala yun. Nets na rin. Pero homeboys got what they wanted. A Lord away from Liquid Echo. Ang tindi naman. Sinipa pa si Benny Cutie. Oh my glob! What a kick mula kay Zorn! Kakasabi lang natin kanina. You watch the replay, Benny! Hindi kasi nanonood si Benny.
ni sa atin kanina, naglalaro kasi siya. Naglalaro siya ngayon eh. Kung narinig din sinabi natin, may mga game-changing plays kasi. Si Sorn, siya tuloy yung nataas. B! Isipin mo, si Sorn talaga yung embodiment ng homeboy. Siya talaga. Dami nagsasabi na kahit ano mangyari, hindi sila takot gumawa ng risky play. Kahit 10k gold lead ng kalaban, mag-e-effort at magta-try yan. And look at Sorn, he started the game at 0-3-3 or parang basta sobrang dami niyang deaths. Crucial yung pick-up na yon, Kuya Ingan. Apat kasi yung kills ni Benny Cutie. So, shutdown gold yon. Sorn, ginapektos niya si Benny, sinayko niya si Benny. Alam mo kasi si Benny Cutie, bihira mo lang masasayko yan eh. Oo. Sobrang focus niyan. Ibig sabihin, sabi ni Sorn, psycho ka ngayon boy. Akala mo wala akong sipa? May sipa ako. Sinipa niya sa mga kampi niya. At dahil doon, napaliktad. Patingnan mo yung gold pare. Tabla na! Tabla na kaagad, man. One crucial pick-off from Sorn. Kahit that's Benny Cutie na talaga namang mahirap ulihin, one of the gold laners na napakaganda ng KDA because of how efficient and how safe he plays, na-pick off nila ngayon and homeboys in a good position ngayon to counter against Liquid Echo. This time, mas makakakontest na sila sa Lord kahit sila yung una nakuhay na Coral TZ doon, namataan ng homeboys, pero chillax lang. 4-8, Sorn na naman, okay, oh, pero ka-counter rin ni Sun4D, Sepat nandito din, nag-iingat ang Liquid Echo. Ingan, parang nakakatakot kasi yung homeboys dito, nakukuha na nila yung power spike na pinag-uusapan natin. 0-3 sinets, walang deaths yan. So kahit na medyo nalulugi kanina yung homeboys, okay lang. As long na buhay ang gold laner nila na sinets. Eh alam mo naman yung damage ni Nets, yung mga Chaos Bolts, percent magic damage yun eh. Oo, tsaka ayun o, tingnan natin yung item ha. Okay. Medyo may kasakita na nga talaga dito si Nets ngayon. So hindi na tayo magtataka kung si Carl TZ mismo ay mapapatunaw niya, pati na rin si Sun4D. Unawi! Kayang-kaya na talaga mantunaw ng homeboys. And at the same time, hindi nga si Nets na yung sinasaniban kasi isang light lang makakataka siya. Pero si Sorn muna yung una na naman! Ay, kanina ka pa! Ito na yung kill na hinihintay ng Liquid Echo with our Liquid Stampede. Chibi ngayon na napapatakbo. Anong plano ngayon ng homeboys? Narinig ni Benny, sabi ni Benny, aba marami palang game changing. Kami rin naman! Marami din kami mga game changing! Bakit nyo naman siya yung pinag-uusapan? Siya tuloy yung na-deads. At dahil doon, nanalo pa ang Liquid Echo sa pagkuha ng mapa na ito. At mukhang sila pa makakakuha ng pwesto. Ingan, sila makakakuha ng pwesto. 10 segundo para sa Lord. Mauuna sila sa Lord. Ay, kaso nakabang yung ano? Nakabang yung Wolf. Nakabang yung Wolf, pero sama-sama naman dito ang Liquid Echo. Again, si JP ay naka-Florin. So kahit maging aggressive yan si Chibi or either si Nets, isang Gloom lang is all they need. Oo. For Liquid Echo to sustain the damage na pwede manggaling sa homeboys. Pero homeboys pa nga yun, nagsisimula ng Lord, Sorn. Ay! Tinatuloy yung sipa. Sanji, safe na safe dito ngayon. Chibi, sinaniban na nga. Sinaniban na. Nag-counter go ang homeboys. Ano na? Nagdalawang isip siya dun sa sipa. Do Sanji, popping. The Feather Death Strike. Nandito si Carlito. Susugod. Nag-aabang sa lahat. Si Sepat. Sinisepat niya lang lahat. Hindi pa pinapap yung penalty zone. Si Sorn ngayon ay bulado. Eto na. Flicker in. Huli ka, boy! Dinalawahan ni Benny Cutie. And the crowd goes wild. Nets, kubo. Nets, sumasagot ngayon ha. Medyo matapang pa rin Sun4D. Onto the backline. Si CB ang kanyang namataan. Pinangapa ka ni Carl TZ. Ginawa na kay Primal Rat. Napakasakit na ni Sun4D. Sun4D! Pero si Nets ngayon nakakapag-line. CB ang mamataan niya. Masakit na. And Liquid Echo sa amin ang Lord ngayon. Sniper! Sniperino! Sniper! Patay ang germs! Patay ang germs. Nag-exhibition lang. Nag-exhibition lang. Nag-practice lang. Warm-up lang yan. Warm-up lang. Painit lang. Warning shot lang. Wala namang mawawala. Hindi naman naubusan ng bala yan eh. Tama, di ba? Kaysa tumipik ka, mag-warning shot. Warning shot. Oo. Lahat kayo, parikol-rikol. Yung si Benny Cutie, warning shot. Para maiba. Para maiba, di ba? Nag-cool down din naman eh. Okay, Liquid Echo ha, magandang position nila. Again, they have the damage. And with the JP's Florin, nakita nyo naman yung epekto. Hindi talaga nila mapitas kahit sinong members ng Liquid Echo. Sanji, ginamit na kayo Feather Lair Strike para makasun. Lord, marching in the middle lane. Butas na nga ang base ng homeboys. Si Udil, hinahabol. Pero si Sorn, ano ha? Oh, ay! Nag-teleport! Ay, grabe. Grabe ka naman, Udil. Antindi mo yun. Naman. Oh, pero crucial yun. Si Jimmy maiwan! Wala na ngayon si Jimmy. Saan na magagaling yung damage nyo? Kay Nets na lamang. Si Sorn nandoon. Trying to make a play. Pero alam kasi ng Liquid Echo kung paano gumalaw si Sorn. Pwede yan manggaling parati sa likod. So yung homeboys ngayon, medyo kinakailangan tumipensa na malala. At ngayon, bolado pa si Odil. Tatapusin na ng Team Liquid Echo. Si Sorn though, may sipang pwedeng crucial ha. Nasa bandang likod ha.
Sorn? Si Benny din kasi. Di ata siya kita. Si Benny papanatan. Benny Cutie. Sinipa. Pero pinaikli kasi yung Sipa niyan. Kung yung dating Sipa yan, abot yan hanggang doon sa kamila. Pero pinapanatan pa rin sila ni Sepat dito. Sepat, umaot. Pero siya kay mortality. Sepat, ay hindi sumakto yung timing. Pero mukhang okay lang. Kasi Machine Gun Benny is real. Jabon Pits. Patay ang germs. Sabi ni Benny, kuha na tayo ng Sniperino. Sanji will get a kill. Habang si Sorn nandito. Sorn, papanatan. Snipe, hindi na tama. Out para kay Sorn. Oh, Sorn, makakatakas pa naman yung burning effect. Hindi magiging sabat para mapita siya. Pero look at this, the initiation from Homeboys was really so much. Ang ganda ng kick ni Sorn, pati na rin yung follow ng penalty zone. Pero again, yung man in the middle nila is always JP. The gloom was there to sustain the team. And at the same time, siya yung naging sacrificial lamb. Siya yung sumalun ng lahat ng damage. Ama! Para walang mamamatay sa cavalry. Makasalanan ka talaga, JP. Buti na lang kasalanan mo. Kasi kung hindi niya naging kasalanan, namatay siguro sila lahat. Tama. Kaya ang ginawa niya, sabi niya, it's me, get me. Tanka ko eh, trabaho ko to, kailangan ko mamatay. Baka sabihin ng mga caster, hindi ko ginagawa yung trabaho ko kasi hindi, wala pa akong deads eh. Sabi nila kahit porket floor rin ako, hindi na ako mag-frontline. Ganun ako katapang, ganun ko alam yung trabaho ko, mag-front pa rin ako. Sayang naman yung mga kinain kong beef dito, napakasarap naman ang kebab dito. Kahit floorin ako, makunat pa rin ako. Tama. At dahil dun, isipin mo, kamuntikan si Benny Cutie dun eh, no? Buti na lang, kamo pinaikli yung range nung yung Cho ult, no? Yung dati yun eh, no? Yung dati yun, medyo abot pa hanggang kabila yun eh. Tama nga eh, pero we have to give credit pa rin to where credit is due. Horn was really good, the patience was there, ang ganda ng angle, ganda ng follow-up from Sepat with the penalty zone, but again, to sustain from the gloom na nilalabas ni JP. Hirap na hirap sila i-burst down ng Liquid Echo. So kung ikaw ang Homeboys, ikaw si Nets, ikaw si Coach Jeff, ang meeting nyo, guys, JP, pero si Sanji ang papanatan dito, pero iwan sila kay Cardizzi. Sunward makakuha ng Lord. Eto na! Ayan na nga, tumatakbo na nga ang Homeboys ngayon pa uwi, pero ayaw sila pa uwi ni Cardizzi. Nakuha nga ng Liquid Echo yung Lord ngayon, pero si Sword naiipit ng apat. Hinahabol pa rin. Sunward, ginamit na nga yung Primal Wrath para makatakas yun, para mapalayo yung members ng Homeboys. Pero Sword, saan ka na muli kang nakakasin mismo si JP na Flinger na? Sunward, nakakaramdam ng kanyang kasakitan. And that's two members down for Homeboys. Huli ka! Pero hindi ka kulong, Sword! 5-15! Eto na yun, ingan! Liquid Stampede! Uy, kakat! Ikakat! Nakat na nga dyan lang ngayon, Sir. Matagad na pagpasok ng penalty zone. Pati na rin may Torcraft. Pero tutupa sila lahat! Naku po! Kailangan mo na umuwi dahil may Mixer na tira! Liquid Echo will bring down Homeboys as they TP ma! Napupunta ang TP button. Game 1 pa lang. Sorn na nakapag-Joe. Sorn na 1-6 ng Liquid Echo. Ooh.